Hindi maikakaila na tayong mga Pilipino ay mahilig sa musika. At sadyang karaniwan na sa atin ang isabuhay ang mga kanta sa bawat emosyon na ating nararamdaman. Ngayon sa Halo-Halong Kwento, dalawang storya ng pagmamahal, isang nasaktan at isang nagbunga. Ano nga ba ang importansya ng musika sa kanila? Dear Halo-Halong Kwento, ang pagmamahal sa isang taong hindi kawangis ng iyong pagtingin ay para palang paghihintay ng araw sa gabi. Kontento naman ako sa love life ko. Ngunit darating pala ang oras na susubukan ako ng emosyon na noon ay akala kong napapanood ko lamang sa teleserye at pelikula dati. Simula kami through friends. Na-introduce siya sa akin, then nagkakasama kami. So, he's a friend of my friends, so common friends. I would say na we've been together for 6 years. I've been loving him for 18 years of my life. Kung hindi ako naging matatag, kung hindi ako lumaban, siguro wala ako dito. Siguro na no, wala na yung katinuan ng pag-iisip ko. Sweet kiss and perfect smile stays inside my head. Thoughts of you are like a song I'd like to hear again. You left me uncertain, believing you'll be back again. Your promise that leads to a lie. I can't forget the pain I felt inside. How could you decide? You left without even saying your sweet goodbye. I can't let go my feelings, 'cause you never said your sweet goodbye. I'm still holding on to you. How can I let you go if you can't even say what you need to show? You just have to say goodbye. Kasi malayo ako. Yun ang sabi niya sa akin, malayo ako. Hindi raw niya kaya na to stay in the relationship with me. Kasi nga, malayo ako. He needs someone there beside him. Pero sa tingin ko, hindi siguro niya talaga kaya akong mahalin. Or hindi niya talaga gustong maayos kami. Siguro may mga iba pa siyang rason. Ang dami kong tanong. Bakit nangyari to? Bakit niya ginawa to? Bakit niya ginawa to sa akin? Ano ba yung mga pagkukulang ko? Ano ba yung mga hindi ko naibigay? Hindi ba ako sapat? Hindi ba ako maganda? Yun yung mga questions na umiikot sa pag-iisip ko, sa utak ko. It's not easy for me to let you go, 'cause I still love you. But if you leave me now, I've the heart to say your sweet goodbye. I can't let go my feelings, 'cause you never said your sweet goodbye. I'm still holding on to you. How can I let you go if you can't even say what you need to show? You just have to say goodbye. Ang pag-ibig pala ay sa ligaya hindi mo mamamalayan na darating. Ngunit ito ay mararamdaman mo na lamang kapag kusa na palang aalis.
Kapag ikaw ay nagmahal, hindi mo pwedeng sabihin o ikatwiran na ikaw ay no choice dahil lahat tayo ay may karapatang pumili ng taong makakapagpaligaya sa atin. Pero pag pinili mong masaktan, huwag mong idadahilan na ito'y nangyari dahil nagmahal ka lamang. Hindi ka tangahan ng magmahal ng isang tao dahil hindi mo naman alam na ikaw ay masasaktan lamang. Hindi mo ito maiiwasan. Gamitin ang iyong isip para doon ka sa taong kaya kang ipaglaban. Magtiwala ka pa rin sa iba. Malay mo, siya nang makakapagpasaya sa'yo. Dear Halo-Halong Kwento, sobrang daming nagbago sa akin at feeling ko nag-mature ako dahil natuto akong magmahal. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng isang tunay nagmamahal sa likod ng maraming pagsubok at sakripisyo. Hindi kami perpekto, pero mahal na mahal namin ang isa't isa. So, nag-start kami is textmate kami. Doon nag-start yung Latinx ko siya. Then, yun, kinilala ko siya. Nagkakilala din biro-biro hanggang sa niligawan ko na siya noon. Mga ilang months lang siguro yun, naging kami na. And then, nagtuloy-tuloy na yung ano namin, relationship. Imulat ang iyong mata, hinding-hindi ka na mag-iisa. Kung ano man ang nakaraan, maari mo nang iwan. Hawakan mong aking kamay. Buksan mo ang aking puso, umaawit ang pag-ibig ko sa'yo. Sinisigaw ang pangalan mo, ako'y iyong iyo. Habang buhay man ito, kung may pag-alinlangan, tingnan mo ang aking mata. Kung hindi mo man makita, hayaan mong mahalin kita. Kung san man makarating, ika'y makakapiling. Habang buhay man ang tahakin, basta't ika'y akin. So nagpuporsigido akong magtrabaho para may maipagmalaki ako sa kanya. At gusto ko sana na masundan siya dito sa Dubai. Hindi ko akalain na magsasama kami sa Dubai. So parang isang magandang tadhana para sa akin yung nangyari na yun. Ipinagpaalam ko siya sa pamilya niya, which is okay naman, okay lang sa kanila. And naging successful ako din. Pagbalik ko dito ng Dubai, nagplan na ako kung ano yung mga gagawin ko. So marami na akong kinakausap na tao, paano ko ba ito gagawin? Ano yung dapat na singsing na bibilhin ko? Ang hinihintay ko na lang is yung si Marge, kung maghiyas ba siya, kung papakasalan niya ako. And she said yes naman. Wala nang ibang babae sa mundo na makikita ko na katulad niya. Para sa akin, nag-iisa siya. Ginagawa ko yung lahat-lahat para mapasaya siya. So ito naman kasi yung goal ko, mapasaya ko si Marge. Maibigay ko lahat yung gusto niya. And magkameron kami ng magandang pamilya. May pag-alinlangan, tingnan mo ang aking mata. Kung hindi mo man makita, hayaan mong mahalin kita. Kung san man makarating, ika'y makakapiling. Habang buhay man ang tahakin, basta alam mo, Jason, mahaba experience ko dyan. 13 years kami ng misis ko na mag-boyfriend-girlfriend. Tapos another 14 years kaming mag-asawa ngayon. Mag-respetuhan kayo. Yan ang isa sa mga importanteng bagay.
Parati niyong pag-usapan ng mga problema. Huwag na huwag kayong matutulog ng may tampuhan. Isa pang tatandaan niyo yung romance. Huwag mawawala yun. Yung intimacy, kailangan yan sa mga married couples. At ang pinaka-importante sa lahat, put God in the center of your relationship.